Nakakabuti sa tao ang maglaan ng oras na siya'y mag-isa araw-araw. Magandang araw mga kapatid, narito muli po tayo sa ating panginilay sa Ebanghelyo dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Ruel. Alam ni Jesus ang kahalagahan ng pagdarasal araw-araw. Kaya pagkatapos ng pagpapagaling sa may sakit at pagpapaalis sa masamang espiritu, siya'y nagpahinga at kinamagahan bago magbukang liwayway, pumunta siya sa isang ilang na puok upang magdasal. Sa kanyang pagdarasal, alam niya na kasama niya ang kanyang ama. Alam niya na siya ay merong exclusive time na walang sasagabal sa kanyang oras kasama ang kanyang ama. Kaya ito ay araw-araw niyang ginagawa. Alam din naman nating lahat na pagdating sa dasal, minsan ito ay mahirap. Minsan ito ay challenging. Minsan sa ating pagdarasal, nakakalimot tayo kung ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng pagdarasal, na ating isip ay kung saan saan pupunta dahil worried tayo sa mga bagay na nangyari sa ating buhay because of the fast-paced world that we're in, na isang tabi lang natin ang pagdarasal dahil minsan mas nabibigyan tayo ng priority ang trabaho, ang pangailangan sa buhay, ang pangailangan ng ating asawa o ng ating pamilya. Totoo, hindi madaling magdasal, pero mahalagang magdasal. Sa isang interview kay St. John Paul II, tinanong siya ng isang news anchor, paano nga daw ba magdasal ang isang Santo Papa? Simple lang ang kanyang sagot. Ang sabi niya, nagdarasal ako sa paraan na gusto ng Espiritu Santo na ako'y magdasal. Malaki ang role o ginagampanan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Bukod sa pinapalapit niya tayo sa Panginoon upang magkaroon ng matibay na pakipag-ugnayan sa ating Diyos kay Jesus, tinutulungan din niya tayo sa ating kahinaan. Kaya sa mga oras na tayo'y naghihina, na walan ng rason bakit magdasal, bumulong si Espiritu Santo na tulungan tayo magdasal. Lagi sana tayo magdasal dahil ito'y kailangan nating kaluluwa tulad ng pagkain na kailangan nating katawan. Tayo magdasal at kung tayo nahihirapan, hilingin sa Espiritu Santo na gabayan tayo dahil siya ay lagi nagpapatnubay sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kahinaan. God bless everyone.